Hello Libra! Welcome to Like a Tarot! Aalamin natin ngayon ang past, present at future mo. Gamitin natin ang personalized cards para malaman natin ang message ng person mo sa iyo. Reminder lang guys na ang reading ko ay general reading at hindi po aakma sa lahat. Kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon mo. No private reading, no personal reading, no donation at timeless reading po ito. Kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. Huwag nyo pong ipilit yung reading kung hindi po talaga para sa inyo. Guys, dito lang ako sa YouTube nag-upload ng mga video. Tsaka wala rin po akong Facebook, Instagram or Twitter. May TikTok man ako, hindi ako masyadong active. Kaya ako sinasabi na no donation kasi ayoko pong maloko kayo. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan na. Ito ang message ng person mo. I gave in to temptation. Nako, ano ba yan? Unang-una pa lang. Hala, ito na yung next. Ayan, nakita nyo ba? Kasalanan ko. Umamin agad. Hala, grabe namang pag-amin nito. Affair, ayan oh, nakalagay. Affair. I gave in to temptation. Kasalanan ko. Affair. Alamin natin sa tarot cards kung magkoconnect ba siya o ibang kwento naman. Ito ang card mo sa past. The Justice in reverse at Page of Pentacles in reverse. Some of you ay nagkaroon ng betrayal sa relationship. Some of you, guys, ready na kayo sa sasabihin ko kasi past naman na ito at hindi ko alam kung anong buhay meron kayo. Kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. Some of you, may malaking kasalanan sa Diyos at may kailangang pagbayaran sa batas. Some of you, umaattend kayo ng trial at nade-delay ang trial na ito. Some of you, kung hindi ikaw yung nasasangkot, eh ikaw ang witness. Kung hindi nyo man ito ginagawa sa husgado, posible na sa barangay nyo ito pinag-uusapan. Nagkaroon ng pag-uusap sa husgado para madaling matapos ang problema. Some of you, kung ano yung nasimulan mo, dapat tapusin mo. Some of you, ang person mo ay imposible sa kanya na magkaroon ng relationship. Yung long term ba o kaya marriage, hindi niya yun iniisip. Some of you, ikinasal nga sa person na ito, pero hindi niya nagagampanan ng tama ang responsibilidad niya para sa relationship niyo. Pero alam niyo ba ang ilan sa inyo, hindi niyo matatapos yung gusto nyong goal na mangyari. At sobrang madidisappoint ka. Tsaka kung may mga offer sa'yo, bago mo tanggapin, pag-isipan mo muna. Kasi hindi siya totoong chance eh. Kasi ang ilang offer ay paasahin ka lang. Ikaw na lang bahala magpalit ha. Kasi some of you, ang person mo, hindi siya umaako sa ano, yung pagkakamali niya. Feeling niya siya lagi yung tama. Ipinapakita rin dito na some of you may problema ka sa anak mo. Kaya siya nagiging problem child sa'yo. Dahil may problema siya, kaya kausapin mo, huwag mong pagalitan ng pagalitan. Tsaka guys, matagal na proseso ito. Kasi yung batang ito matigas talaga yung ulo niya at mauubos ang pasensya mo. Kaya kung anak mo naman siya, kailangan alam mo kung ano yung kiliti niya, kung saan siya mapapasaya na makakabuti sa kanya. Some of you, may person na hindi rumirespeto sa iyo. Rebelde at bully itong person na ito. And some of you, ang anak mo ay may sakit.
Sa love naman, ang person mo ay irresponsible. Some of you, yung problema mo sa past, lumalaki dahil hindi mo ito pinagtutuunan ng pansin. Para hindi na maulit yung itong past relationship mo na hindi maganda, common sense na lang. Yun bang matutunugan mo na, ay parang nangyari na to, yung ganon. Kaya mag-iingat ka na at iiwasan mo na. Ito naman ang para sa present mo na cards. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ito ang una mong card, Page of Wands upright at 9 of Pentacles in reverse. Some of you, kung may problema ka man, ay mareresolbahan ito. Kung may nakikita ka mang pagkakataon sa ngayon, ay i-grab mo itong oportunidad na ito. Kasi ipinapakita dito sa mga cards mo na kailangan mo ng bagong simula. Maybe business, hobbies, work, or relationship. Some of you, magkakaroon kayo ng bagong relationship. Ipinapakita dito sa card mo na pareho kayong supportive sa isa't isa. Some of you, kung hindi maganda ang relationship nyo, kailangan mo nang tanungin ang sarili mo, bakit ganito yung nangyayari at kailangan mo pa bang ipaglaban ito? O kailangan nang tapusin? Kasi kailangan ng partner mo na committed siya tsaka determinado sa magiging mga pagbabago ng relationship nyo. Pero kung yung person mo ay hindi naman nakikipag-cooperate sa'yo para tumibay yung relationship nyo, eh it's time to say goodbye na lang. Kung single ka naman, dito ka mabubuhayan sa person na ito pag nakita mo siya. Ikaw yung una magkakagusto sa kanya. Hindi siya attractive na person. Pero meron siya mga katangian na makakapag-attract sa'yo. Yun ang charm niya. Sa work naman, ay may magandang good news sa iyo. At saka sa mga walang trabaho, magkakaroon ng available na trabaho sa iyo soon. Sa health, some of you ay good health. Some of you, ang person mo ay nag-cheat sa iyo. At dahil dito, nawala ang respeto mo sa kanya. Tapos, hinayaan mo na lang yung relationship nyo na hindi umusad. Parang nawalan ka ng gana. Kaya dito sa card mo, pinag-iingat ka na may mga character ang person mo na hindi mo alam. Ang ilan sa inyo, siguro nananaginip na, binibigyan ka ng warning. Some of you, magkakaroon ng romantic moment sa isang person, pero walang commitment. Pero guys, kahit na binetray kayo or nag-cheat ang person niya sa inyo, hindi ito yung tamang panahon para iwan siya. Some of you, dahil maraming ang Libra, eh ang iba sa inyo sa health ay hindi maganda yung kondisyon. Dahil sa nangyayaring pandemic ngayon, isa na rin ito sa nakakasira sa kalusugan mo. Kung tingin mo may nararamdaman ka, maigi na magpa-check up ka. Guys, may alaga ba kayo dyan sa bahay? Aso, pusa, ibon? Bigyan mo siya na attention. Kasi kahit siya namumroblema. Guys, thank you nga pala sa mga nag-like, share, subscribe, at saka comment dito sa Laika Tarot. Pati na rin po sa mga nanonood. San man panig kayo ng mundo, lagi po kayo mag-ingat. Salamat! Angels and guides, please guide us. Ano ang future ng mga Libra? Ito ang card mo. Ace of Cups, upright, at Queen of Wands in reverse. Some of you, may hadlang na gustong sirain yung positibo mong pananaw, lalo na sa relationship mo sa loved ones, family,
at friends. Sa mga nabigo naman, sa present, sa future mo, magkakaroon ka ng bagong relationship. Tsaka'y pinapakita rin dito yung happiness, abundance, yung puro positive na ikakatuwa mo. Pero maging mapagbigay o generous sa mga taong nangangailangan. Hindi naman lahat ng natamo mo, pero kailangan mong tumulong kasi maraming nangangailangan. Yung kaya mo lang ibigay, yung bukal sa kalooban mo. Some of you, sa sobrang natatamong success, ay sobrang mapagbigay naman. Tandaan mo na hindi palaging successful. Ibigay mo yung sagwan, pero wag yung bangka. Some of you, kahit naman na hindi ka successful, eh kaya ka nilalapitan ng ibang tao dahil napaka-loving mo at mabait kang person. Itong card mo ay positive for love. Kung meron ka ng karelasyon ngayon, ay magiging masaya ito at magkakaroon ng understanding, commitment, at importance sa relationship. Kung single ka naman, ay makikilala mo na ang soulmate mo. Siya yung person na ready to commit at ang taong uunawa sa iyo. Ang ilan naman sa inyo, kailangan yung i-control ang sitwasyon na meron ka at maintindihan kung ano yung totoong nangyayari. Some of you, dahil mataas ang ambisyon mo, hindi ka makapag-focus sa relationship. Hindi ko alam kung anong sitwasyon meron ka. Pero kung may darating na tulong o oportunidad na wala kang kasiguraduhan, ay tanggapin mo ito. Kasi importante dito yung experience na matututunan mo. Pero kahit anumang problema na dumadating sa iyo, lalo na sa relationship, ay matatapos din ito. Ano man mangyari sa relationship mo, sa present or future, wag na wag mong kakalimutang magdasal para mas lalong mag-guide ka. Alamin naman natin ang advice ng mystical card sa iyo. Whale and Orca Elders, share your song, frequency of sound, diving deep. Looking into the eye of a whale is something you'll never forget. Whales see into your very being, and in an instant, you're changed forever. They see beyond the physical, the woundings, the identity, the personality, the story. They see right into your soul. If you pull this card, you're being called to surrender to your deepest truth and share it with potency, to bow to who you truly are. You're not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. The world is filled with people who, no matter what you do, just won't like you. But it's also filled with those who love you fiercely. They are your people. You're not for everyone, and that's okay. Talk to the people who can hear you. Sharing your path with someone is a sacred gift. Don't cheapen it by rolling yours in the wrong direction. Alamin naman natin ang angel number mo. 12:12. God is about to put your name in ear of someone who can change your life. Eight, eight, eight. If you pick this card, an abundance of money is coming to you. Type yes to receive. One thousand one hundred eleven. Highly spiritual number, leveling up, sign of manifestation.